Hello, Kathden fans! Ayan, ready na ba ang lahat mga kasombreros para sa big day ng Hello Love Again movie, mga kasombreros? Pero bago yan, babalikan na natin yung mga behind the scenes, mga kasombreros. Sobrang ganda at kulupit na mga to, mga kasombreros, na kuha sa camera ng Kathden, mga kasombreros, dun sa market na, o sa market-market na gig, mga kasombreros, nila na mall tour, no? Sobrang ganda, sobrang kulit, mga kasombreros. Una, ito yung pagtaas ng jumper ni Ma'am Catherine, kasi kung nakita niyo po sa camera na parang nalalaglag yung jumper ni Ma'am Catherine, naawa ako dito kay Ma'am Catherine, mga kasombreros. And so sobrang init na siguro, no, kasi ano na talagang pawisin din si Ma'am Kath, mga kasombreros. Nalalaglag yung kanyang ano, so parang nai-stress, nakita ko yung konting stress niya dito, mga kasombreros. So si Pops Alden mo, kasi namimigay na sila ng posters. So sabi dito, no, talaga nakita mo, mga kasombreros, na kahit na may meron siyang ginagawang iba, mga kasombreros, na busy-busy si Pops Alden yun, talagang yimatan niya kay Ma'am Catherine, talagang nakatutok, no? Nga, talagang gumawa siya ng paraan para itaas yung kanyang jumper, mga kasombreros, niya Ma'am Catherine. And sobra yung mga galawan dito, parang sabi dun sa, no, sa comment, sabi sa caption na, yung may karapatan lang yung po pwedeng gumawa na ito. Kasi dati, yung parang sa premiere night yata nila yun sa ano pa, sa Hello Love Goodbye, na parang nasira yung zipper ni Ma'am Catherine dun sa likod niya. Tapos hindi magawa-gawa ni Pops Alden, kasi meron pang, syempre may boundary pa, mga kasombreros, no? Meron pang boyfriend noon si Ma'am Catherine. Pero ngayon talaga makita mo na open ka kahit na anong gawin niya, na basta wholesome, mga kasombreros, para sa ikapabuti ni kakabuti at para sa kapakinabangan, mga kasombreros, ni Ma'am Catherine, ay talagang ginagawa ni Pops Alden kahit na may ginagawa siya or kahit na sa public, mga kasombreros. So alam natin yan, mga kasombreros. And then ito, dito yung matik na kamay ni Pops Alden, na kailangan nakasanggab, nakahawig, mga kasombreros, at nakahawak, mga kasombreros, nakaangkla sa kamay ni Pops Alden, mga kasombreros, ang kamay ni Ma'am Catherine. Alright, so matik po yan, mga kasombreros. And then ito, no, hindi ko alam kung anong pangalan ng taong to, nasabi niya na hindi mo, sa pelikula, hindi mo fake yung love and then yung chemistry. So tapos sabay sabi dito ni Joros, ikaw pasmado rin minsan, bibi. Sorry po, si Joros lang kasi nagawa nito pagka na yun, pagka may mga na-spilling the tea siya, may mga nire-reveal, mga kasombreros, about sa Kath din. Like, you guys will absolutely love this. I mean, just watching them, the greatest actors, hindi mo ma-fake yung love and chemistry. Oy, hindi mo ma-fake. Hindi mo ma-fake. Basta ka rin bibig mo minsan, eh. And then ito, yung... Kasi si Ma'am Catherine, siya Sir Alden, yung mga panira mong mga kaibigan sa mga mag-jowa. So ito kasi si Ma'am Catherine, siya Sir Alden, nag-song number sila. Tapos si mga kaibigan, ano, sila Kakay, sila Lovely, kasi si Joros, no, kunwari nag-picture sila, tapos umiikot-ikot sila dun sa dalawang lovers, mga kaibigan. Ito talaga yung mga panira. Kasi diba nangyari minsan na kapag kunwari nag-moment yung mag-jowa, yung mag-boyfriend, girlfriend, tapos may mga tropa ka talagang pag dinatingan ng ano, pag dumating yung kanilang pagkalog, ay talagang sisirain nila, at saka yung parang pang ano lang, pang titis, at saka pang ano lang, pang kukutsa, mga kasombreros, sa mga dalawang ito, mga kasombreros. Sobrang kulit lang. And then ito, mga kasombreros, no, sa pag-uwi nila Ma'am Catherine dun sa may ano, hinatid ni Pops Alden si Ma'am Catherine at saka yung Bernardo family, mga kasombreros, sa kanilang puting van. Tapos yun nga, no, siyempre si Pops Alden, medyo hindi siya nakita sa una kasi parang natatabunan siya ng nakaputing t-shirt niya na boy na matangkad din. Pero si Pops Alden ay doon talaga malapit kaya Ma'am Catherine, mga kasombreros, habang sila QQ at saka sila Lexine, mga kasombreros, and the entire Bernardo family ay sumasakay, mga kasombreros, paloob sa ano, or papasok sa loob ng van, mga kasombreros. And then ito, no, si yung yakap ni Lexine, na tapos yung pagkarga ni Pops Alden kay QQ,
ano din, no, talagang nakuhaan din at saka na ikumpara mga customers na dito mo nakita na sobrang napamahal na talaga yung family ni Attorney Catherine sa kay Pops Alden mga customers, na kahit yung mga relatives, yung mga nephews mga customers, yung mga nieces ay talagang malapit na sa loob at saka malapit na kay Pops Alden mga sombrero. So lalo na po si ano, no, si Daddy Ted ay talagang nahuli na ng yung mga kiliti nila, lalo na ano po si Mami Min at saka mga kapatid, no, halos lahat ng mga sombreros, yung buong family na ano, generalize natin na nahuli na yung kiliti ng Bernardo family mga sombreros ni Pops Alden, so multimedia superstar mga sombreros. And then yung ito pa mga sombreros, no, yung reaction nila dito, yung bakit sobrang kilig ng kilig sila na parang si Ma'am Catherine parang nananadyak na sa sahig mga sombreros, ay ito yung eksena na yung napapanood nila mga sombreros yung sa trailer ng Hello Love Again mga sombreros. And then yun nga, no, sobrang kulit lang ng mga behind the scenes mga sombreros. And then yung last one natin ito, no, parang si Ma'am Kath ay tinawag ng mga fans tapos binuksan niya yung kanyang fan tapos sabi niya sorry may dubbing pa ako, parang may pupuntahan pa siya mga kasombreros, no, na magdadubbing yan ang ginagamit nila sa kanilang mga shows mga kasombreros. So naman po, no, enjoy natin yung ating yung big day, yung pinakaantay ng milyong tao dito sa Pilipinas maging sa buong mundo mga kasombreros, yung showing ng Hello Love Again mga kasombreros. We're praying na more than 1 billion mga kasombreros ang kikitain po at blockbuster mga kasombreros, breaking the record mga kasombreros ng highest grossing Filipino film mga kasombreros of all time. Alright, so maraming salamat ka Fanatics, papalain po kayo. Like, you guys will absolutely love this. I mean, just watching them, the greatest actors, hindi mo ma-fake yung love and chemistry. Oh, hindi mo ma-fake. Hindi mo ma-fake. Hindi mo ma-fake. Basta ito rin hindi mo minsan eh. Okay. Tao? Oo! Kilala ko? Oo! Nasa Hello Love Goodbye? Yes! Lalaki? Oo! Joyce Gamboa? Hindi. Jeff Tam? Hindi. Artista? Oo! Okay. Isang baksak lang. 1, 2, 3.
shopping pa ako. Ating word of God, mga kasimbreros, ay pagpapatuloy po natin yung ating sharing your life message. Yung kwento natin ng ating pananampalataya, yung kabutihan ng Diyos, yung kanyang pag-ibig, ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang kabutihan sa atin in general, mga kasimbreros. Tayo po ay mga buhay na patotoo ng kabutihan ng Diyos, mga kasimbreros. That is why it's very important na tayo po ay nag-share ng kabutihan ng Diyos sa iba, because sharing God's goodness to other people is like introducing who God is to them, mga kasimbreros. So yun po, nasabi natin nakaraan, tayo po ay messengers ni Christ. Once we believe, once we follow, once we accept God as our Lord and Savior, and we become children, we become sons and daughters of the living God, we become also the messengers of His. 1 John 5:10, mga kasimbreros. Those who believe in the Son of God have the testimony of God in them. So sabi dito, ang ating life message, mga kasimbreros, ay merong apat na parte. Una, ang testimony natin. Ang ating testimony, mga kasimbreros, ito yung istorya o yung kwento kung paano tayo nagkaroon ng nagsimula yung ating relationship kay Lord Jesus, mga kasimbreros. Magkaiba, mga kasimbreros, yung kilala natin si Lord Jesus bilang Diyos na naapo sa krus, no, namatay para sa ating mga kasalanan, nabuhay muli after 3 days, and then bumalik sa langit, nakaluklok sa kanang trono ng Ama na sa langit. So iba rin po yun, mga kasimbreros, and then magkaiba rin po yung meron talaga tayong relationship sa Kanya. Okay? Maraming mga tao na kilala nila ang Diyos, yes. Pero the question is, meron ba silang intimate at saka personal na relationship kay Lord Jesus? Magkaiba po yun, mga sombreros, ha? Kasi maraming mga tao na papyaw lang, mababaw lang yung pagkakakilala nila kay Lord Jesus. That is why hindi sila natatakot na mangalunya, hindi sila natakot na mangurap, hindi sila matakot magnakaw, hindi sila natakot pumatay, hindi sila natakot na makiapid, hindi sila natakot na sumagot-sagot sa magulang, hindi maging loyal sa asawa. All those kinds of things or bad things, mga sombreros, na kasalanan na ginagawa natin, maliit man yan o malaki, mga kasimbreros. Kung kaya, maraming mga tao ang gumagawa nun, and ito yung ating, kumbaga pa, sharing your life message, and number one nga, yung testimony natin. So yun, hindi natin pwede sabihin na wala kong kwento na may babahagi, ganun. Pero kung i-share mo lang, ikwento mo kung paano ka nakilala, paano ka, kumbaga pa, nagkaroon ng relationship kay Lord, no? Paano mo siya nakilala ng lubusan. Sa akin kasi, mga kasimbreros, nung time na, nung college po ako, ay meron akong Christian friend.
Then, in-invite niya ako sa church. So, hindi pa, parang one time lang yata ako nakapag-church sa kanila. Pero, yung Biblia talaga ay binigyan niya ako ng Bible. And then, sabi niya, basahin mo to. And then, dati may isang Christian radio station din po na kumaga pa piniplay yung aking boardmate nung college na yun. So, mas lalong naano yung aking kumaga knowledge sa Biblia, mga Smurfs. Although, wala pa talaga akong personal relationship. And then, nung pumunta ako sa Manila, doon nagsimula, mga Smurfs, kasi yung kaibigan ko rin doon ay Christian din sila, yung kanyang mga kapatid. And then, pag nag-church doon, mga Smurfs, in-invite nila ako. So, doon na nagsimula yung aking kumaga pa pagkakilala sa Diyos. And then, nagkaroon ng relationship, mga Smurfs, as time went by. So, since Christian sila, talagang bawat Sunday nasa church kami, mga Sombreros, and then training, and then worship, fellowship, mga Sombreros, and all. Doon nagsimula. Ako rin ay merong testimony na may share, mga Sombreros. So parang ganun din siya na tayo din kapag nagiging anak tayo ng Diyos and we accept the Lord Jesus Christ as our personal Savior and God, meron tayong kwento kung kailan tayo nagsimula. Okay? So yun ang number one, mga Sombreros, na pwede nating i-share sa mga taon. Number two is life lessons. Okay? Una, testimony. Life testimony. And then number two is yung life lessons, mga Kasmeres. So life lessons, ito yung mga pinaka-importanting leksyon or life lessons na kumbaga pa tinuro ng Diyos sa atin, mga Kasmeres. Meron tayong mga life lessons kasi sa buhay na talagang nagbigay ng impact. Nagbigay ng malaking kumbaga pa influensya sa atin kung bakit tayo naging ganito. Bakit tayo naging ganyan? Bakit tayo sumunod sa Diyos? Bakit natin siya tinanggap na kumbaga pa na Diyos at Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay? Or may mga bad experiences tayo, mga Smurfs, na inisip natin dahil mananampalataya tayo, inalaw yun ng Diyos para tayo po ay magkaroon ng kumbaga pa learning, okay, about sa life lesson, about sa bad experience, about sa bad circumstance na yun, mga Smurfs, na naranasan natin so that our path, our direction will be redirected, mga Smurfs. May mga ganong experiences kasi tayo na nagiging pabayaan na tayo sa ating sarili, no? Napapabayaan natin ang ating kalusugan, no? Kagaya sa akin, mga Smurfs, no? So, God redirected us or God will redirect us para tayo parang sinasabi niya na, excuse me, mali na yung ginadaanan mo, so you have to go this way instead of this way. Ganon, mga Sombrero. So yun ang pwede nating i-share din sa mga tao. Una, testimony natin, and then yung pangalawa naman ay yung life lessons, mga Sombrero. So yung dalawa ay tatakil natin sa next lesson, mga Sombrero. Alright? So that is it for the meantime, mga Sombrero. Nawa po yung pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy and sweet name of the Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga Sombrero. Paalam po. Love you.